Buhay sari-sari. Ba yun? Yung pagpo-promote ng business? Yung bang nagbabagsak presyo? Ang magandang point doon, kung yung pagbabagsak ba natin ng presyo, ay nagko-convert ba yun sa income or expense? Kasi kalimitan, kapag nagbagsak tayo ng presyo, syempre, makakompromise yun ang kita natin, di ba? Halimbawa, bumagsak ka ng isang bigas ulit. Kasi madali makompute dun sa bigas, di ba? At lahat ng panidan natin, pwede na na-assume na pwedeng ganun din ang obligation. Kasi pag nakwinta natin yon bawat produkto, kaya natin makita yung entire picture kung magkano ba talaga kinikita natin isang araw. Magagawa po ba natin yan? Tandaan, sa mga series na aking gagawin, kapagkita ko sa inyo kung paano yung nakikita. Ano po? Pinunta po tayo sa pagbabagsak ng presyo. Sa pagbabagsak po kasi ng presyo, unang-una, ano ba yan? Permanente or certain amount of time? Lagi yung sinasabi yan doon sa mga competitor minsan na nakakausap ko. Dawi ka ako na magpasok tayo ng business, situate ka ako na financially stable. Meaning to say, habang nag-run pa lang tayo, nagsisimula pa lang tayo ng business, meron tayong iba pang other source of income, o kaya naman, meron tayong mahabang PC. Sabi nga doon ng iba, yung lubid ba yun, o PC, pamparuros. Otherwise, kung wala nun, ang tendency ng ating business, pagkatapos natin buksan, kasarahan natin yun. Di po ba? Kasi malulugi, paano yung costing natin? Paano yung pagbayad natin ng buwis? Paano yung iba pang gastusin? Ayan po ang may encounter natin doon. Kapag ando na naman tayo sa the point na, di ba? Siyempre, kapag mataas-taas, tumataas ang presyo, ang gagawin natin, magkapatong ka rin ng presyo. Ngayon, ganito lang usapan dyan. Yung tumaas ba yung presyo, dumami rin ba yung kita ng mga negosyante? Magandang point po yun, ano? Unang-una, sa tingin ng marami, kumita o kaya dumagdag yung kita ng mga negosyante. Pero sa totoo po, hindi po talaga siya dumagdag. Dumagdag yung capitalization niya, pero yung kita niya po as is. Meaning to say, mas madami pang nakukulayta yung gobyerno kaya sa mga negosyante. Kasi outright 3% dyan sa percentage tax. Kung magkukusig nun, ipapatong ko rin yung pamasahe. Hindi po ba? Yung transportation cost. Pangalawa, kung kalahating araw ako doon sa labas, dapat yung kalahating araw na yon, dagdag pa rin yun sa cost. Kasi, yung pagpunta mo doon, dapat meron din labor cost. Kasi nagtatrabaho tayo para naman makita, di ba po ba? Pag nakuha nyo na yun, ang ginagawa doon, pag nari na ang, kukuha nun doon yun ng 3% sa gross. Di ba lugi-lugi doon ang mga negosyante? Kaya po, kapag tumataas ang presyo, hindi ibig sabihin doon, tumataas ang kita ng mga negosyante. Dadagdag sila ng puhunan para masustain nila ang kanilang kita. Otherwise, kung hindi sila magdadagdag, liliit ang kanyang purchasing capacity at liliit ang kanyang negosyo. Malamang na hindi niya yun sustain. Kaya, maraming factor na minsan hindi natin natitingnan. Pero, yun ang masishare ko sa inyo, na kailangan natin talagang tingnan maayos gano'n ba tumatakbo ang market natin sa ngayon kasi very volatile ang mga pricing. Unang-una, gusto natin daing binta. Sabi niya natin, pag madaling binta, marami daw kita. Hindi po yun totoo. Kasi marami na siguro binta dahil sa barambagsak ng presyo natin. Siyempre, pag mukuha mo nga yung madaling bumibili, kaunti naman yung kita. Kapag isang matotal doon, minsan, ang sulit na lang doon, pag minsan sinasabi ng ibang nagdidigos, okay lang yun kasi sa doon na araw, makukuha ko ulit yung gusto kong kita. Kaya lang minsan, yung okay na yun, hindi nagiging okay, continuous pa rin ang ginagawa mo, di ba? Asan ba doon ang growth? Kung sa isang taon sana, mag-increase man sana ng isang basis lang sa isang taon, very positive yun sa negosyo. Kasi, kailangan kasi sila yung nagdinegosyo, yung, ang tawag doon, hindi speculative yung kita, kundi
yung kita, alam mo talaga kung magkano ba talaga yung growth natin, pag ganyan ba tayo o pag ganyan. Kasi kung hindi natin makukuha yun, sabi natin, ay, baka bukas na naman, iba na naman ang price. The following month, iba na naman ang price. Ito mas lang yung petroleum, taas na naman ulit tayo. Yun ang problema ng mga negosyante sa ngayon. Parang stock market lang yun ang nangyayari ngayon, at pati dun sa bababang negosyan, sa ibabang mga negosyo. Kasi nangyayari, binalita pa lang kahapon na tumaas, automatic, pumunta ka sa balengge, taas na rin ang presyo. Sabi ko, ganito nga tinasposure doon, ganito. Punta ko sa mga malalaking bodega, pag bumili ka doon, ganito ang sabi nila. 50 kilos, meron akong 47 kilos, meron din akong 48. Ayun ang gusto nyo doon. Pero ang sako na nakalagay sa sako is 50 kilos. Di ba parang iba sa dapat malaman ng mga tao? Hindi yun nalalaman ng ordinaryong tao. Pero sa ganito mga nilinigosyo, hindi. Mga naglinigosyo, malamang na alam nila yan. Diyan po lang muna. Kasunod naman po. Bye-bye. Like, share, comment, subscribe!